mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang mga balita na tinutukar ng buong pwersa ng Kalibog Cable News. Lola na 102 years old na taga Kalibo, personal na kinuha ang kanyang unconditional cash transfer. Narito ang ulat. Personal na nagtungo at kinuha ni Lola Salvacion Ugar, 102 years old, ang kanyang unconditional cash transfer or UCT nitong 26 ng Nobyembre sa ABL Sports Complex. Si Lola Salvacion ay residente ng Barangay Linabo Norte, Kalibo. Siya ang pinakamatandang senior citizen na personal na nag-claim ng kanyang UCT na nagkakahalaga ng 4,600 pesos. Base sa Facebook post ng DSWD Western Visayas, sinamahan si Lola Salvacion ng kanyang kamag-anak sa pag-claim dahil nagpumilit umano ito na personal niyang makuha ang kanyang ayuda. Samantala, malaki ang pasasalamat ni Lola Salvacion sa kanyang natanggap dahil maagang pamasko umano ito para sa kanya. Erechi Briones, Kalibog Cable News. Bakawan Eco Park, ipinasabi ng Community-Based Ecotourism Zone sa Kongreso. May ulat si Nika Bautista. Ipinasa sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na House Bill No. 5597 o pagdideklara sa Bakawan Eco Park sa New Buswang, Kalibo bilang isang community-based ecotourism zone. Ang pangunahing may akda ng naturang panukala ay si Aklan 1st District Representative Carlito Marquez. Ayon kay Congressman Marquez, makakatulong umano ito sa pagsulong at pagpapaunlad ng nasabing lugar bilang isang destinasyon ng mga turista at dahil sa pagdagsa ng mga turista ay maaari itong makalikha ng trabaho para sa mga residente habang pinoprotektahan ang natural habitat sa lugar. Nasasaad sa panukala na uunahin at susuportahan ng Department of Tourism ang pagpapaunlad ng ecotourism sa Kalibo. Upang maisakatuparan ang pagpapaunlad nito sa probinsya ay bubuo at tutulong ang nasabing ahensya ng responsableng community-based ecological tourism para mapamahalaan ang pagpapaunlad at matiyak ang konserbasyon ng biodiversity dito. Bubuo din ito ng mga produkto at programa sa turismo na lilikha ng trabaho at kabuhayan para sa mga lokal na residente at non-government organizations. Ang local government unit ng Kalibo sa pakikipag-ugnayan ng DOT, Department of Environment and Natural Resources, at mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ay maghahanda ng tourism development plan para sa Bakawan Eco Park. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Ronnie Liang, pinangunahan ng pamamahagi ng relief goods sa Aklan at Capiz. May ulat si Jilene Rosales. Pinangunahan ng isang artista na si Ronnie Liang ang pamamahagi ng relief goods sa probinsya ng Aklan at Capiz nitong nakaraang linggo. Kabilang sa mga lugar na hinatiran ng tulong ay ang bayan ng Lezo sa Aklan at sa probinsya naman ng Capiz ay ang bayan ng Tapaz, na kung saan ay maraming residente ang nabigyan ng tulong. Ilan sa mga ipinamahagi ay bigas, dilata at marami pang iba. Ang nasabing tulong ay nagmula kay former presidential spokesperson Harry Roque na dumalo rin sa naturang pamamahagi. Hayaan niyo po, bagamat ako'y pribadong mamamayan, kahit papano po tayo ay makakatulong. Kakaunti nga lang po ang dala natin, pagpasensyahan na po natin. Pero kung ano pang pangangailangan ng inyong bayan, sigurado po makakarating kay Presidente Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte. At sa pakikipagtulungan ng mga LGUs ng Aklan at Capiz na naglalayo na makapagbigay ng agarang tulong sa mga kababayan. Ayon kay Ronnie Liang, napagod man ito, ngunit worth it naman na nakita niya sa mga ngiti ng mga residente ang saya ng abutin sa kanila ang tulong. Sinabi rin ng artista sa mga Aklanon at Capiznon na kasama sila sa dalangin nito at kaagapay sa patuloy na pagbangon ng bawat isa mula sa Bagyong Paeng. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Kiwanis Club of Golden Salakot Aklan naglunsad ng Project SIPA. Narito ang ulat.
Muling naglunsad ng Project SIPA or Sports Improving Psychological and Physical Ability ang Kiwanis Club of Golden Salakot Aklan nitong 27 ng Nobyembre sa covered court ng Barangay Puo, Kalibo. Dumalo sa naturang aktividad ang mga kabataan, miyembro ng Philippine Lightning Speed Pindaksilat Aklan, RR Taekwondo Center at mga konsihal ng Barangay Puo. Layunin ng naturang proyekto na maturuan ang mga kabataan ng Taekwondo at Pencaksilat na kung saan maaari nilang magamit bilang self-defense. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Infant Jesus Academy Kalibo na mahagi ng libro sa mga estudyante ng Sibaliw Elementary School sa Bayan ng Banga. May ulat si Jolene Rosales. Namahagi ng libro ang Infant Jesus Academy Kalibo sa mga estudyante ng Sibaliw Elementary School sa Bayan ng Banga nitong nakaraang linggo. Ang sabing book donation drive ay bilang pagdiriwang sa English Month at National Reading Month na kung saan nilalayo na mahubog pa ang kakayahan ng mga bata sa pagbabasa at maunawaan ng bawat Pilipinong bata ang kahalagahan ng pagbasa. Ikinatuwa naman ng mga kawani ng IJA na makatulong sila sa ilang paaralan upang makapagbigay ng mga gamit kagaya ng learning materials para sa ikakabuti ng mga bata. Maliban dito, naghandog din sila ng mga laruan sa mga mag-aaral. Dumalo rin sa pamamahagi ang IJA Parents at Family Council. Nagpasalamat naman ang Infant Jesus Academy Kalibo sa suporta ng Aklan Police Provincial Office at sa lahat ng tumulong sa likod ng matagumpay ng aktibidad. Ang naturang book donation drive ay sa kolaborasyon ng Bookworm Sharers, Student Coordinating Body and Arts and Letters. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Coastal cleanup at mangrove planting ng DNR Penro Aklan naging matagumpay. Narito ang aking ulat. Naging matagumpay ang isinagawang coastal cleanup at mangrove planting ng mga miyembro ng DNR Penro Aklan bilang selebrasyon ng National Climate Change Consciousness Week at National Day for Youth in Climate Action nitong 25 ng Nobyembre. Kabuo ang 69 volunteers galing sa DNR Penro Aklan, Northwestern Visayan Colleges at iba pang organisasyon ang nakiisa sa naturang aktividad. Ginanap ang cleanup at mangrove planting sa coastal area ng Andagaw at Yubuswang Kalibo. Nakakolekta ang grupo ng 120 kilograms ng mga basura at 100 na mangrove ang naitanim. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Boracay Foundation Incorporated nagsigawa ng clean-up drive, tree planting at paglalagay ng reef dome. May detalye si Nika Bautista. Bilang pagdiriwang ng 25th anniversary, nagsagawa ang Boracay Foundation Incorporated sa pamamagitan ng Environmental Awareness Program ng iba't ibang aktibidad sa isla ng Boracay nitong November 25, 2022. Ang naturang aktibidad ay pagsasagawa ng clean-up drive sa dalampasigan ng isla na kung saan ay nilahukan ito ng 150 na mga voluntaryo mula sa iba't ibang establishmento at miyembro ng BFI, isa na sa lumahok ang The District Boracay. So it's very important that all the stakeholders here in Boracay should participate in this kind of project because we have to sustain our island. This is the, you know, the best thing we have here in the Philippines. So we have to protect it and I invite everyone to, you know, take charge and be part of this program. Bukod pa dito, nagsagawa din sila ng pagtatanim ng mga fruit-bearing trees. Inilansa din nila ang bagong mga programa na naghihikayat sa komunidad na magtanim ng mga punong namumunga sa mga bakanting lugar sa loob ng kanilang mga establishmento. Layunin na naturang aktibidad na protektahan at mapanatiling malinis ang kapaligiran. Nag-install din sila ng reef dome na magsisilbing proteksyon at marine sanctuary sa mga marine organisms. Our white sand is made up of corals. And thus, Coral Refurbishment Project was launched in 2012 in partnership with the local government unit of Malay, Senro and Bibas. Under the coral refurbishment of the beach, mangrove, and underwater cleanup,
coral planting, and deployment of artificial reef dome. The purpose of the artificial reef dome is to provide an adequate coral polyps that eventually become a feeding ground of our marine fishes. Corals thrive in the reef domes that we have deployed for the last 10 years. Most of these corals are sub and massive corals, agitate, branching, and table corals. The presence of these corals shows that our project is indeed successful. Today, in preparation for our 25th anniversary and to celebrate the Global Warming and Climate Change Conscious Week, we would like to extend our heartfelt gratitude to BFAR and LGU for their usual support and success of the Coral Reef Project. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. PHO Aklan nagsigawa ng online meeting para pag-usapan ang health concern ng indigenous communities sa probinsya. Narito ang aking ulat. Nagsigawa ng online meeting ang Provincial Health Office Aklan kasamang Regional Office ng National Commission on Indigenous People nitong 24 ng Nobyembre. Tinalakay sa pagpupulong kung paano mabigyan ng solusyon ang mga problema tungkol sa kalusugan ng indigenous community ng Aklan. Layunin din ng nasabing meeting na mapabuti ang koordinasyon sa gitna ng PHO at NCIP upang makabuo ng magandang solusyon para sa kapakanan ng kalusugan ng indigenous communities. Ere Chibriones, Kalibo Cable News. Mayang adlaw, amin natin latest weather update sa Subong Adlaw, Monday, November 28, 2022. As of 4 a.m. today, may ara kita intertropical convergence zone o ginatawag ang ITCZ nga ga-apekto sa Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, magulugalom, tubtub magalumon nga kalangitan, nga magadala sa isolated nga pag-ulan, pangilat, kag panaguob, labi na gid sa hapon, kag sa kagabihon. Tuga ini sang localized thunderstorms. Kadasigun sang hangin diri sa Western Visayas, makanay tutub kusarangan sa direksyon nga amihan na sidlangan nga magadalas ang makanay tutub kusarangan nga mga balod sa adlaw kadagatan. Forecast temperature naton generally 26 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5:24 p.m. karon sa hapon kag magbutlak ni siya 5:51 a.m. buwas sa aga. Kag amuni aton latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisitahan lang aton official websites at www.bagong.pagasa.doc.gov.ph pati na aton mga official social media accounts halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling, madamong gid nga salamat. Yan ang mga balitang tinutukan ng buong pwersa ng Kalibo Cable News. Ako si RJ Briones, magandang hapon.